Reigns. But looks like patay at naunahan pa si Shano, so wasted lahat ng hinayupa na kahit niya doon. And dito, jump plan na lang kalaban ni Spectre Rational. Patatas Origins TV. Hello, hello mga kapatatas at mga Spectrations. Happy Sunday sa inyong lahat. Well, Monday dyan sa Pilipinas, ano, sa east side ng mundo. I keep forgetting pag Sunday dito sa amin. It's actually Monday dyan sa inyo. Anyway, nevertheless, I hope you guys are doing alright. Ito ang ating featured team kahapon, ano, so make sure you don't miss that video and check it out. I will put the link up here, no? Okay, so lalagay natin sa taas yung link, no? Anyway, today is a special day because ang episode natin ngayon, that's right, hindi nagkakamali ang title natin, SACC episode ito, no? And this is not a surprise match, but rather, now hindi pa rin maayos ang replay, pero napag-alaman ko na pwedeng mapanood sa mobile ang replay, ano, dito lang sa desktop hindi gumagana ang replay. So in any case, nagtry ako mag-record galing sa ating cellphone, so audio is wishy-washy and this is the first time I'm doing it, so hindi ko pa alam, ano, kung how it will turn out. But nevertheless, mapapanood na uli natin ang mga laban ni Spectre, ano, so keep in tune sa ating channel today. And without further ado, let's watch this show. Wow! So, ang una nating kalaban dito, or kalaban ni Spectre dito, ay si Amir Khan, ano? Wow! Okay, so tingnan natin kung ano nang nangyayari. Round 1, bumanat ka agad si Spectre, or actually, binanatan pala agad si Spectre, ano? And, so round 2, yan, siya naman ang pumanat. At there you go. Natamaan kagad ang gadget ng kalaban ng aga-aga. At walang depensa. Ang ganda nung nangyari. Ano. Very nice. And then finally dito, uy, hinayupa mo ang patay ng plant. Pero hindi pa rin. There you go. At ang ganda ng timing. Nakapaglagay siya ng saldama kung mga poison via plant. At binigyan pa ng isa pang poison. Ano. There you go. Hindi pa rin mapatay-patay ang plant ni Spectre. Dito kawawa na yung kalaban niya. Naghihingalo na ang God Rep. And then finally, yun sa wakas, napatay na rin ang midline ang kanyang plant. Oh my goodness. But nag-quiz buhay ang plant ng kalaban niya doon, ano? And dito, tinatabaho naman ng kalaban niya ang midline ni Spectrax. But that's okay kasi patay na next round itong Leching God Rep. Sumuko na kagad. Nice. Okay, so alright. Sa ating second match dito ay against Jomar, ano? At of course, para din sa mga hindi nakakilala pa kay Spectrax because marami na tayong bagong subscribers since nawala si Spectre, or rather since hindi gumagana yung replay is si Spectre yung nasa kanan na team or no, yung nasa right side na team, okay, yung may plant and double dust, yan yung may backline killer na niyari yung ibon ng kalaban doon, no? So anyhow, tignan natin kung ano nangyayari. So BMP pa lang kalaban ni Spectrax dito, no? And yung mech ng kalaban niya, kakaibang itsura. At meron siyang balloon pop. Hindi siya yung typical na mech, ano? But just to say, meron pa rin siyang free card kasi yung balloon pop is still a free card. But wala siya nung Axie Keys, ano? So sa totoo lang, yung most effective na BMP na nakagisnan ko, no, sila yung mga may Mechnyakis. Kasi yung kanilang Axie Keys, yun ang pamatay nila doon, eh. You know, pag namula na at nag-survive yung mecha, no, at namula na yung buhay niya, pag tumira siya ng kanyang Mechnyakis, ay napakalakas nung kasunod na tira, no, kasi may lethal ka, may death mark ka, no. Anyway, so tingnan natin dito, round 7, 1-on-1 na. Hoy, sakto. Ang ganda nung stand doon. At pumalya yung malakas na tira nung kalaban niya. Nangyari itong mech na ito. Oh my God. Ayan, sang katutak na fear tuloy ang naipon sa kanya, no? And then yan, gagamit siya nung malakas niya. But again, may stand na naman at wala na naman ko yun. And then finally, ito na ang pamatay ng Spectrax. Patay gangin at ngat ng Dioras. Hello.
and welcome to the third match. At ang kalaban naman dito ay si Vincent, ano? At mukhang it's a double poison plant, ano? Pero merong mukhang defensive yung kanyang plants, and then meron siyang egg bird, or meron siyang pakila merong bird sa dulo, no? It's your typical suicidal bird pala. Okay, so nandiyan ano yung kanyang dark swoop at saka yung kanyang egg, yung kanyang blackmail. So maraming alias itong hinayupang na ibon na ito, no? And then ayan, dumating na ang kanyang mga chang ng cards at titirahin niya na ang midline ni Spectrax, ano? But you know what? Malakas ang midline ni Spectrax and hindi pa enough yon. Take a look at that. Ang dami pa ng natirang buhay, ano? At kahit pinag-gangbang siya nung dalawang yon, hindi pa rin napatay. Pero meron pang ikatlo at yon, inututan. Yun ang pamatay nung kalaban niya, ano? Wow. So, it took all three of them para lang mapatay yung isang axe ni Spectrax, ano? Now, the only downside here is dahil yung kanyang, yung blackmail bird nung kalaban niya, no? Kasi nga may pang-blackmail. So, although natamaan niya ng maaga, but hindi niya rin kasi pwedeng iwanan ng lason. I mean, even if he did, no? Dahil dun sa kanyang blackmail ability, maitatransfer niya lang yung poison to whoever. So, unfortunately, dito, ayan, ako, ang problema dito, nagkakamal ng lason si Spectrax, ano? And this is delikado kasi tinamang na timingan pa nung hinayupang na blackmail bird yung kanyang Terminator, no? Pero buti na lang patay dahil nag-suicide siya mag-isa doon. Oh my goodness. I don't know kung tama ba yung ginawa ng kalaban niya na yun, ano? At nagbuwis buhay siya, pinatay niya yung kanyang ibon kapalit lang ng malaki-laking damage sa Terminator. But that was a very bad decision, ano? Kasi you know what? Mahaba pa ang buhay ng kuan, ng plant ni Spectrax. And although malaki yung lason sa kanila, no? It's just a matter of paghihintay kung kailan lalabas yung mga tiyangin ng kanya. But then again, nakapagpabaon din ng lason si Spectrax, no? And nandito na yung Blood Moon. Patay ang dalawa. Nice. Okay, next up, ang ating kalaban naman dito, or rather, sanay pa rin ako sabihin ating kalaban, ano? Kasi nga tagal na wala ni Spectrax. So, ang kalaban naman ni Spectrax dito sa ating fourth match ay si Killer Smile, ano? Hinayupak kayong mga babae, huwag kayong titingin kasi ba kayo mahulog ang loob nyo dito, no? At siya ay may Killer Smile. And tingnan natin, no? BMP na naman. Isa sa mga favorite na kalaban ni Spectrax. Okay, so yari kagad ang bird niya, patay na, ano? And mukha yung mech nito, yan ang typical mech ng hinayupak na BMP team, ano? So yan yung sinasabi ko sa inyo kanina. Meron siya nung Axie Keys, and then meron siya nung Jewel Blade, ano? And then meron siya nung Free Card, yung kanyang hero, and then yung Hair Dagger, yun yung buntot niya, ano? So there you go, yan ang typical mech. And let's see, kasi dito yari na, tapos na, grabe yung bilis ng laban nito, no? At kaka-introduce ko pala ng kanyang pangalan at binigyan natin ng warning ang mga kababaihan. Eto, matatapos ng laban at yung killer mech, or yung mech Nyakis na, wow, speaking of Killer Smile, mech Nyakis pa pala ang gamit niya, no? So saktong-sakto sa kanya. Oo, ang ganda ng timing ng kanyang mech Nyakis, ano, nagamit niya yung kanyang free card at na-maximize niya yung damage. Pero dito, too bad, so sad, tapos ng laban. Holy cow, at ang bibilis ng mga laban, no? Nasa ikalimang laban na tayo dito, at ang kalaban ni Spectrax dito ay si Poison Beast naman, new pa. At take a look at that, ano, true to his name, or her name maybe, whichever is the case, dalawang yam na plant ang hawak niya, and then isang beast, ano, but maaga siyang nabanatan ni Spectrax dito, at yari kagad yung kanyang frontline, pero nasabayan din ng pagpatay niya sa frontline ni Spectrax, ano? So it's still good, but yun lang dito kasi itong beast na ito, malambot-lambot ang beast, ano? Even though napakalakas ng tira nila, but yun lang kasi pag once na na-access na siya ng kalaban, dun yari ang beast.
But looks like patay at naunahan pa kasi siya, no? So wasted lahat ng hinayupak na card niya doon. And dito, Gyamplant na lang kalaban ni Spectrax, ano? But the good thing here is wala siya ng serious. So makakapag-ipon ng energy si Spectrax at may hina lang yung kanyang mga damage, ano? So tingnan mo yan. Kahit meron siyang Drain Bite, but like I said before, no, in another video, yung Drain Bite na yan, barya-barya lang yan. So, kahit meron kang heal, wala masyadong mangyayari. Take a look at that, ano. So, nag-abang lang si Spectrax hanggang ma-maximize niya lahat ng damage. And dito, in one fell swoop, yari itong plan na ito, no. Kahit mapatay niya pa yung midline ni Spectrax, pero sa tindi ng hampas, patay siya doon. Next up, si Okin naman ang kalaban ni Spectrax dito, no. You know what? Para sa ating mga, I think, Kapampangan na viewers, maybe? I think that's the right dialect, ano? Maybe I'm wrong. But merong ibig sabihin yung Okin, eh. Okini or Okinam. So, it's a bad word, pero I can't exactly remember kung ano ibig sabihin niya, no. So, kung kayo ay Kapampangan, and you know what it means, ano, or not Kapampangan, sorry, it's Ilocano pala. Ilocano. Oh my goodness. Ilocano pala, no. Kindly comment down below kung ano ibig sabihin ng mga salitang 'yun, ano. Okay, so anyway, let's go back to this match. Wow, grabe, ang bibilis ng mga laban ni Spectrax ngayon, ha. At round 5 na round 5 pa lang, patay na yung kanyang frontline. And nadali niya na naman yung Gadget. Now, ito na naman yung isang favorite na kalaban ni Spectrax, ano. Yung mga Gadget na yan. Pag natatapat yan, lalo na pag ganito sa mga backline killer. And which is yun yung na-experience natin, no, no, no. Nag-experiment tayo with a God Rep team, ano? Kapag natatapat tayo sa isang backline killer, napakahirap manalo. Just like that. Kasi yan ang pinaka-weakness ng isang God Rep team, ano? Kapag ka naunahan at backline kill ang God Rep mo, lalo na yung may poison kagaya na itong team ni Spectrax, ano? At hindi mo na depensahan, ano? Actually, kahit depensahan mo yun, I guess kung gumamit ka ng Indian Star, malaki ang defense mo, no? But, nevertheless, kung gumamit ka man ng Indian Star, usually yung mga backline dealer na yan, ang mga armamento nila is, kung ano, no? Yung mga non-melee or range attacks, ano. So hindi magiging effective yung Indian Star, but mabablock mo ng malaki-laki yung damage nila instead, right? So anyway, I believe this is our seventh match na, no, for this video. And kung kayo nag-enjoy sa inyong nakikita at natuwa kayo dahil nagbalik na si Spectrax, please go ahead and smash that like button, gaya ng pagka-smash ni Spectrax doon sa mukha nung plant ng kalaban niya. And kung kayo naman ay bago, please smash that subscribe button para ngayon hindi nyo na ma-miss ang mga upload natin gaya nito at talo na ang kalaban. Okay, welcome to our 8th match, ano? At ang kalaban ni Spectrax dito ay si Bula. Okay, so for our foreign viewers, ano, ibig sabihin ng Bula ay bubble. Or well, bubble lang yun, but I guess kung sinabi niya mga bula, that would mean it's bubbles. Anyway, si Bula, very interesting ang kanyang choice, ano. Ano kaya ang ibig sabihin, bakit yun ang kanyang piniling pangalan? Okay, so dito round 3, wow, nalagyan niya ng stun yung midline ni Spectrax, ano. So effectively, hindi magagamit ni Spectrax yung kanya Sneaky Bastard. And at the same time, wow, ginamitan siya ng Sneaky Bastard yung hinayubak na kalaban niya, no. So this is your typical jumping lasso, no, no. And purely jumping lasso nito, no. And you can see, yun, buti na lang merong nakatabing Sneaky Bastard si Spectrax doon. At nayari niya pa rin yung backline ng kalaban niya, no. Pero take a look at this, yun, halos patay na. Actually, mamamatay dito ang Terminator ni Spectrax yun, but napatay niya rin ang frontline ng kalaban niya, no. Although
At this point, I'd say, well, dahil nagpahinga dito yung kalaban niya, at nanakawan niya ng energy, nice. So, mukhang may pag-asang manalo si Specterax dito, no? And take a look at that. Yun lang ang sayang lang doon sa exchange na yun, no? Is hindi nalagyan ng lason na panibago ni Specterax ang kalaban. And by the way, no? Napapansin niyo yung glitch na yun. Nakita niyo yung buhay nung midline ni Specterax doon kanina. Umangat siya, tapos bumaba ulit, ano? So, I guess, at the end of the day, yung total count, hindi pa rin naman naapektuhan nun. Kasi, kahit na umangat yung buhay ulit ng midline ni Specterax, bumababa ulit, ano? So, and that's the case, so far yun na experience ko, no? Okay, so tingnan natin dito. Yun, minaximize ng kanyang kalaban, yung pagbigay ng poison damage, ano? Kaso lang, too bad, so sad, naututan siya. Alright, welcome to our second to the last match, ano? At malapit lang matapos ang video na ito. Tingnan natin ang kalaban ni Specterax dito, no? I see ABWZ1. So, very interesting choice na naman ang kanyang name, ano? Ano kaya ibig sabihin ng mga yun? So, again, poison team na naman ang katapat ni Specterax dito, no? And again, it's another standard poison team. Kung makikita nyo, no? But double dusk ang hawak niya, so mabilis-bilis. That's one quality na meron yung kanyang kuan. At ang ganda ng pagkaka-timing ng stun ni Specterax doon, kasi hindi siya na nakawan ng energy, so dito nagamit niya fully ang kanyang energies, ano? At yan, nabanatan niya ng Tioras yung smart shooter ng kalaban niya. There you go. So, apat na laso yung naibigay niya, which is very nice. So, dito siya naman ang binanatan ng kalaban niya in return, ano? At although napatay ni Specterax yung plant ng kalaban niya, but take a look at that, ano? Dahil 6 na yung poison na dumapo dun sa kanyang Terminator, at dito mapapatay ng Dioras ang Terminator ni Specterax, ano? That's very sad, but that's you know what, that's okay, kasi open na yung access dito sa midline ng kalaban niya, and naghihingal na rin yung backline. Yun lang, nalagyan kasi siya ng stun, so kinailangan niya magsayang ng isang energy doon, ano? But that's okay pa rin, kasi dito ninakawan niya ng energy yung kalaban niya, ano? So parang bawi-bawi lang. At yan. Uy, interesting, hindi nag-stop. Oh, okay, that's why. Kasi pala mamamatay na pala siya, kaya pala nilagay niya sa gitna yung pang-stun niya, no? So na-stun pa rin. But like I said, it still doesn't matter, no? Kasi patay na ang kalaban ni Specterax. And ang huling laban ni Specterax dito ay si Academia Cabaceiras, no? So, I had to look up what is Cabaceiras, no? But kasi, of course, we know what Academia means, no? And apparently, Cabaceiras is a municipality in the state of Paraiba in northeast region of Brazil. So, looks like ang kalaban ni Specterax dito ay isang Brasileiro, no? Como estas tu, amigos de Brazil? Okay, or amigos de Brasileiros. I hope I didn't murder that too much. Oh, my bad pronunciation. Okay, so anyway, so maagang pinatay ng kalaban niya ang front and mid ni Specterax, ano? And what an ending, 1v3, no? Technically 1v3 ang nangyari dito, but of course dinispatcha niya kagad ng maaga ang front line ng kalaban. And dito, uy, buti na lang sakto at meron siyang snail shell doon, ano? So hindi pa rin na-maximize ng kalaban niya yung damage, but oh my goodness, merong axigis na nilagay sa kanya, no? At delikado pa rin ang buhay ni Specterax dito, but of course there's still a good chance dahil parehong stun at parehong hilo yung kalaban niya doon, ano? So there you go, patay na ang kanyang ibon. And wow, dito, uy, buti na lang may natira pa at mahina-hina ang beast sa kanya. So sumuko na, no? I hope you enjoyed this video dahil alam kong matagal nyo nang namimiss si Specterax, ano? And finally, we found a way to record his videos, ano? So apparently pwedeng gawin itong ganito, no?
It's not the same as kapag sa computer natin or sa PC natin or desktop natin ginagawa ang recording natin, but nevertheless, mapapanood nyo na ulit ang mga video ni Spectra, ano? Although it's very painstaking to do this one, ano? So I hope na naaliw kayo at nag-enjoy kayo dito sa bagong video natin kay Spectra. And smash that like button. At kung kayo naman ay bago, welcome to Patatas Origins TV. Make sure you check out our description below and check out all those playlists, ano. And magsisimula na ulit tayo magdagdag ng video sa playlist ni Spectrax. So make sure you subscribe para hindi nyo mamiss ang ating mga amazing uploads here. And I will see you in the next battle.